Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 31st. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago po kayo rito, welcome po. At maraming salamat po sa inyong pagbisita sa ating channel. Paalala lang po na general reading ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. So Gemini, paunang mensahe ninyo, only think positive thoughts as your desires are manifesting. Yay! Yay! So may mga wishes kayo, may mga dreams kayo that are coming to fruition ngayon, Gemini. Napakagandang event yan sa buhay ninyo. Kaya naman, nire-remind kayo dito na positive mindset lang tayo, ha, Gemini? Positive thinking lang tayo ngayon para walang maging blockage, no? Walang maging sagabal ang pag-manifest ng kung ano man ang mga desires natin sa buhay. Kasi ano na, nakahanda na, ready to ano na yan, ready to be delivered na kumbaga sa inyo kung ano man yung mga dreams ninyo. Kaya suportahan natin yan by our positive mindset, by our positive thinking, okay? So what else for Gemini? We have your family needs you right now. Call upon your angels to give you strength. Ayan, kailangan kayo ng pamilya ninyo, suporta ninyo in any way, kailangan kayo ngayon. Maaring ano to, no? Maaring ang iba sa inyo dito, matagal na siguro kayong walang contact, no, sa pamilya. Yun ang akin napipick up dito. Kaya parang ngayon, nasa pakiramdam ninyo ay kailangan nyo, yung mapipilitan talaga kayo makipag-usap sa mga kapamilya ninyo. Kaya hingi kayo ng lakas ng loob, tibay ng dibdib sa inyong mga angels in order to support you na magawa ninyo makipag-usap sa kanila, no? Kasi parang merong mga rough patch dito na pinagdaanan ang iba sa inyo dito with your other family members. Kaya siguro matagal nang hindi kayo nagkakausap, no? Dahil iniiwasan ninyo ang bawat isa. Pero ngayon, nakailangan kanila, no? Maaring nag-reach out sila sa'yo at maaring medyo nag-aalinlangan ka pa rin, no? So, what else for Gemini? Nine of Raphael. Wow! Tignan ninyo, Gemini. Your desires are manifesting in this one. Look at that. Make a wish. Dreams become reality. So, talagang merong dream kayo. May mga pangarap talaga kayo dito. Kasi sabi dito, dreams become reality. So, may mga pangarap talaga kayo dito na talagang dadating, Gemini. Ano kaya yan? Diba? So, align yourself with, ano, with this energy. Align your energies also, thoughts, feelings, and emotions with this energy. Nang sa gayon ay talagang mahila na ninyo, no? Papunta sa inyo talaga ang energies ng manifesting your dreams, no? May mga desires talaga kayo na dadating na, i-deliver na, it's about time na, no? Para ma-receive ninyo mga bagay na yan. Kaya naman, napakalaga sikapin ninyo, Gemini, na walang kahit katiting na negative feelings or negative thoughts na mamamayani dyan sa inyo, okay? Para walang blockage at tuloy-tuloy ang pagdating ng kung ano man ang mga pangarap ninyo dito. Mag-manifest na, no? This is a time for enjoyment. This is a time for happiness. So, embrace it. Welcome it, okay? What else? We have peace. Wow, you are also finding the element of peace. Napakaganda. Magiging masaya talaga kayo, magiging maayos ang takbo ng buhay ninyo sa ngayon. No? Kaya ano, it feels like masusolusyonan na ang inyong mga problema. It feels like mawawala na sa puso at sa isip ninyo yung mga emotional baggages, mga kung ano pa, mga emotional wounds. Maybe you are healing from that already. Or maybe talagang you are starting to release them so that you can start healing as well. So that is really beautiful thing to do, Gemini. No, kasi kung ano man yung mga bagahe ninyo from
as in inyong dibdib from the past. Hindi naman na yan talaga nakakatulong sa inyo eh, no? Nakakaano lang yan, nakakasikip ng puso ninyo, nakakasikip sa isip ninyo. And lalong-lalo na ngayon that you are welcoming new experiences, beautiful things, dahil yung mga pangarap ninyo ay mag-manifest na sa buhay ninyo. Kailangan niyo na talaga i-release ang kahit anong bagahe pa sa dibdib ninyo, sa isip ninyo, so that you can make room for these new things, 'di ba, na parating. Kaya it feels like to me na ang iba talaga sa inyo, you are going to let go of your past, no? Nang sa gayon ma-welcome ninyo ang ano na to, ang mga pangarap ninyo, yun ang pumasok sa buhay ninyo, no? So what else? We have 8 of Ariel. Napakaganda din dito, no? Napakaganda nito kasi this is a rewarding endeavor. This is a very rewarding na trabaho naman para sa iba sa inyo, Gemini. This is success also pagdating sa inyong career, sa inyong trabaho, negosyo, no? Kasi kung ano man yung pinaghihirapan ninyo dito, you are also will be rewarded financially dito, no? Yung pagsisikap ninyo talaga naman, this is the time that you are going to reap the rewards of your labor dyan. Kaya magiging ano kayo, magiging mas excited, mas motivated, mas inspired. Dahil kahit papano, no, mabibigyan kayo ng reward dito ng employer ninyo. Maaring ma-promote kayo dito, mabigyan kayo ng pay raise, mabigyan kayo dito ng malaking bonus, no? It could be that as well. Kaya naman ang iba sa inyo din, nag-iisip din kayo on how you are going to expand your knowledge para mas madami pa kayong magawa, no? Na ikakaganda ng inyong trabaho. Maaring ang iba sa inyo is going to attend seminars, workshops, mga ganon, or maaring mag-aaral pa, mag-undergo pa ng more trainings, yung mga ganon, because you work, no, to perfection. Gusto ninyo talagang perfect ang inyong ginagawa at laging meron kayong bagong twist na may offer sa inyong trabaho. So Gemini, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 31st. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago po kayo rito, welcome na welcome po kayo rito. And maraming salamat po sa inyong pagbisita sa ating channel. General reading po ito ha, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Thank you. Unang mensahe ni Libra, family is everything. Always make sure you acknowledge this. Okay? So this is a very important reminder for you na family is everything. Diba? Kahit ano man ang mangyari sa pamilya, talagang at the end of the day, family is family. Diba? Kahit nga nagkakahiwa-hiwalay tayo dahil sa trabaho, kung saan-saan tayo napupuntang parte ng mundo. Diba? Talagang kahit magkakalayo tayo geographically, at the end of the day, we always go home to our family. Diba? So we also have, your dream is a message from your loved ones. Ayan. So, ang iba sa inyo siguro nagtataka, diba? Ibig sabihin na panaginip ko, bakit ako na naginip ng ganon? So, that is a message from your loved ones. Yung mga panaginip ninyo recently, no? That is a message from your loved ones. Kaya Libra, napakahalaga na i-decode din yung ibig sabihin ng inyong panaginip. Okay? Dahil yan ay gabay sa inyo, may ibig sabihin sa inyo ang inyong mga loved ones na nag-pass on the other side. Okay? Kung meron pa kayong naaalala, no, sa pagising ninyo na naginip kayo sa gabi, pagising ninyo, naaalala nyo pa kung ano man ang mga elements, no, na nakita ninyo sa inyong panaginip, write them down. Sulat ninyo yan at i-google ninyo kasi marami ng resources online ang nag-i-explica ng mga iba't ibang klaseng elemento ng ating panaginip, and that will explain kung ano ang ibig sabihin ng iyong panaginip. Okay? Sulat ninyo yan, decode ninyo yan, at yan ay mahalagang mensahe para sa inyo ng mga loved ones ninyo on the other side. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap for Libra. We have 5 of Michael. Ayan.
So, maaaring merong ano dito, maaaring may hindi kayo pagkakaintindihan with another person. No? Yun ang aking napipick up dito. Maaaring merong kayong communication gap or maaaring merong disagreement with another person. No? At huwag kayong malungkot. Okay? Huwag na kayong malungkot, Libra. Kasi maaaring nasabi nyo na kung ano mga nasabi ninyo, narinig nyo na din kung ano man yung mga sinabi din ng other party, you know. Kaya you can do anything about that, but what you can do right now is for you to do something, you know? Mag-isip kayo kung ano magagawa ninyo para maayos ang naging sitwasyon, no? Kasi parang hindi yung naghiwalay kayo ng taong ito na nakausap ninyo na hindi kayo on the same page, no? Naghiwalay kayo na hindi kayo nagkaintindihan, maaring may mga salitang nabitawan ng bawat isa sa inyo na hindi nagustuhan ng bawat isa. Kaya umalis kayo sa harapan ng bawat isa na mayroong sama ng loob, no? Yung parang ganun. Nagkaroon ng conflict dito. Kaya huwag na kayong malungkot kasi parang nararamdaman ko dito mabigat ang inyong kalooban. Because maaaring nagsisi kayo din sa mga nasabi ninyo or maaaring nalulungkot kayo, masama ang inyong loob dahil sa mga narinig ninyo from the other person, no? Either way, you know, kalimutan nyo na. Try to forget, no, kung ano man ang naging sitwasyon at mag-focus na lang kayo kung ano ang magagawa ninyo para maayos pa ang inyong relationship with that person, no? Of course, this is not going to resonate with everyone, so just take as it resonates. And of course, meron naman din kayong sariling judgment, kaya use your own judgment and discernment on how you are going to approach this situation. Pero yung nasabi ko lang kanina, that is what the messages that I am getting. Okay? So, ayan. Tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have 5 of Raphael. Ayan. So, we have 2 fives. No? 5 represents change. No? So, kung ano man ang mga sitwasyon ninyo sa ngayon, kaguluhan na yan, mga hindi pagkakaintindihan, definitely, that is going to change for the better. Okay? That is going to change for the better. Kaya, sa pakiramdam ko dito, you know, magpapahinga lang muna kayo. You're going to step back a little from that person and from that situation na nangyari between you and that person. At pag humupa na ang tensyon, nakapag-isip-isip na kayo, definitely, merong pag-uusap dyan na mangyayari. No? So, may mga pagbabate na mangyayari. That is what I'm picking up. And it feels like, sa distance ninyo with that person, at some point, you're going to realize na lahat ng mga nangyayari talaga naman is for a reason. At may rason kung bakit nangyari, kung bakit nagkaroon kayo ng disagreement, may rason yan for you to be able to realize something, no? Pero imbes na malungkot kayo dahil sa nangyari, no? Think about the positive aspect ng sitwasyon na yan. Think about the positive effect, no? Kasi merong positive effect yan kung ano ang nangyari. Kahit nagkahiwalay kayong magkaaway or magkagalit or may communication gap, you know, there is always a silver lining in each difficult situation. Kaya yun ang hanapin ninyo at doon kayo humugot ng inspiration and motivation for the next move na gagawin ninyo para magkaayos kayo. Okay? What else? We have King of Gabriel. Ayan. So, parang meron isang tao dito na maaring maging daan ng inyong pagbabate or maging daan para sa mas magandang realization ninyo. No? This is someone na maaring matured na. No? Mas matanda sa inyo, mas may wisdom na to, mas marami na siyang learnings and life, no? Life lessons na nakuha na sa buhay niya. Kaya it feels like to me na ito yung maaaring mag-advise sa inyo, sa iyo, Libra, kung ano ang nararapat mong gawin dito sa inyong sitwasyon. Okay? So, maaari din talaga na this person is going to share kung ano man ang mga pinagdaanan niya sa buhay and that will inspire you, no? To consider kung ano man ang mga advice nito sa inyo na makakatulong para or ma-inspire ka, no? Na
ayusin din ang kung ano man ang gusot na to between you and another person. Okay? So, may advice din ito sa iyo to keep your eyes on the big picture. Huwag kayong mag-settle down lang sa kung ano lang ang maliliit na detalye because may mamimiss out kayo dyan sigurado. So, use your, ano, your judgment. Natitignan ninyo ang inyong sitwasyon on a bigger lens. Kumbaga, gamitin ninyo dito ang inyong eagle eye para makita ninyo ang lahat ng parte ng inyong sitwasyon so that makapag-isip kayo ng kung ano ang mas mabuti ninyong gagawin. Okay? So, Libra, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 31st. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago po kayo dito, welcome na welcome po. At maraming salamat po sa inyong pagbisita sa ating channel. Paalala lang po na general reading ito kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin niyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Thank you. Oops, duman. Excited. Your inner strength can and will move mountains. Ayan. So, kaya huwag kayong paghinaan ng loob. No? Aquarius, don't despair, don't lose hope sa mga nangyayari sa buhay ninyo. I-activate ninyo ngayon ang inyong inner strength and courage because sigurado, kahit anumang hirap ang inyong pinagdadaanan, malalampasan at malalampasan ninyo yan. So, tibayan lang ninyo ang inyong dibdib, lakasan ang inyong kalooban at always, no? Always hang on to your faith and hope that everything is going well, no? Yung ganun. Para ano, para yun talaga ma-attract din ninyo, no? Na energy. What else? We have, if in doubt, ask for inspiration from above. Ayan. So, that is a very beautiful reminder para sa inyo. Na kung mga hindi kayo sigurado sa decision na gagawin ninyo, hindi kayo sigurado kung tama ang gagawin ninyo, or yung path na gusto ninyong tahakin, ask for guidance. No? Ask for guidance, magdasal kayo sa Panginoon, ipagdasal ninyo yan, na concern ninyo sa inyong mga guardian angels because they will come to the rescue. Papadalhan at papadalhan kayo niya ng gabay, no? Kaya, pag nagdadasal din kayo ng mga ganyan, enlightenment, guidance, ang kailangan ninyo, you should also do your part. Kailangan din ninyong pakinggan ang inyong intuition. Dahil gabay na yan, enlightenment na hinihingi natin, no? It comes normally, no? Papadalhan tayo ng mga mensahe, kasagutan dyan sa mga dasal natin through our intuition. Kaya, gawa din kayo ng paraan para mapakinggan talaga ninyo kung ano ang kasagutan nila sa inyo, okay? We also have Knight of Michael. Ayan. So, this is a very, fast-paced energy, no? Napakabilis ng mga pangyayari dito sa buhay ninyo, Aquarius. Kaya naman, kailangan talaga ninyo na ready kayo. Physically, mentally, emotionally, ready and fit kayo. Dahil pagdating ng mga kung ano man ang mga bagay-bagay na to na darating sa buhay ninyo, it may require you to react right away. Kailangan mabilisan dito ang takbo ng isip ninyo, no? Ang pag-react ninyo, mabilisan din. Kasi maaaring yung mga bagay na to, maaaring mga opportunities ito or decision making, kailangan agad-agad ang kasagutan. Kailangan agad-agad ang reaction ninyo dito, Aquarius. No? Kaya kailangan handa kayo. Okay? Tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have 9 of Ariel. Napakaganda. So, may mga wish kayo na magka-come to fruition sa ngayon, Aquarius. Hindi lang ito isang pangarap ninyo. Hindi lang ito isang minimithin ninyo sa buhay. But
maaring marami sila, no? Maaring this is going to be a chain of events sa buhay ninyo na tuloy-tuloy ang pagpasok ng kung ano man ang inyong mga minimithi sa buhay. Maaring yung mga blessings na yan tuloy-tuloy ang pagdating, no? Parang when it rains, it pours, no? Yun ang narinig ko, Aquarius. Kaya maaring more than one, no, na dream ninyo ang maaring mag-manifest sa buhay ninyo sa ngayon. Kaya this is really beautiful kasi ano to eh, yung parang dahil sa sipag ninyo, dahil sa determinasyon ninyo, dahil sa dedication ninyo doon sa inyong mga pangarap, pinagtrabahuan nyo na talaga to. Kaya naman, you know, tinutulungan na kayo ngayon ng divine universe na it's about time na for you to receive them, no? Dahil talaga nagtiyaga ka, nagtrabaho ka, pinagsikapan mo to. So, you deserve to enjoy it. Kaya yung parang, sige, bibigay na sa iyo sa ngayon, no? Diba? Nakakatuwa naman. So, this is time for happiness. Kaya i-enjoy ninyo yan, Aquarius, okay? Enjoy ninyo, savor ninyo ang happiness and joy na ibibigay sa iyo ngayon ng divine universe. We have divine guidance. Speaking of divine guidance, ito na. So talagang ano kayo, you're so blessed, no? Aquarius, you are so blessed. Ginagabayan talaga kayo ng divine universe. Ginagabayan kayo kung saan kayo dapat pumunta, saan kayo dapat patungo, what are the things that you need to focus on sa ngayon, Aquarius. Kaya talaga namang you are definitely blessed at talagang hindi kayo pinapabayaan ng Divine Universe dito at ng the rest of your spirit team. Lagi kayong ginagabayan. No? Lagi kayong ginagabayan because yung parang inaaya na kayo papunta doon sa sitwasyon na kailangan ninyong marating na at this time, no? Maaring yung mga wishes na to or yung mga dreams na to that are coming to fruition sa ngayon, Aquarius, maybe, no? Yan, I'm in alignment with your purpose or with your destiny sa ngayon. Kasi ngayon, ang iba sa inyo, Aquarius, maaring nag-iisip na kayo ngayon ng why am I here sa mundong ito? Bakit ko ginagawa ang mga ginagawa ko? Bakit may mga pagbabago na nangyayari sa buhay ko na parang hindi ko nakokontrol? Diba? Yung ganon. And maybe, you know, that is part of the divine plan, no? Maybe, ano yan, divinely orchestrated, kaya hindi mo makontrol, hindi mo man ginustong mangyari, pero nangyayari. And you are being led to a path where you need to be. No? Yung siguro napapansin ninyo na mayroong mga pagbabago ngayon sa takbo ng pag-iisip ninyo na parang napapansin ninyong iba. Hindi yon ang mga normal ninyong ginagawa, hindi yon ang mga normal ninyong iniisip. But you know what? Parang an idea, no? Yung mga nararamdaman ninyo, they are planted, no? Ng divine universe sa inyo. Kaya maaaring nagtataka kayo kung bakit biglang ganun na lang ang mga naiisip ninyo, bakit biglang iba na yung mga gusto ninyo, yung mga ganun. Because it feels like to me that you are being led ngayon to a path, no, na dapat in alignment na kayo with your purpose or with your destiny sa ngayon, Aquarius. And you will find out, no? You will find out. May isip at may isip ninyo yan. Kasi lalo na yun, diba sinasabi dito, if in doubt, ask for inspiration from above, no? Kung ang iba sa inyo talagang nag-iisip ng malalim na mga bagay-bagay na ganyan, related sa inyong spiritual growth, you know, ipapaano yan sa inyo, itatanim yan sa isip ninyo so that you would be able to understand what is happening sa buhay ninyo. You will definitely find out, no? So Aquarius, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.